Good morning! Welcome back to my YouTube channel. My name is Sherwin and I just want to share some knowledge and ideas on how to manage anxiety and panic attack. So today is November 28, 2024. Kaagising ko lang rin guys, no? So kanina nagising ako around 9 a.m. So medyo tanghali na ako nagising kasi kagabi late na ako nakatulog dahil ayun, late na nakauwi, galing work, sobrang pagod. Tapos natatawa ako, i-share ko lang sa inyo. Kapan kasi nung papasok ako sa trabaho, pagkalabas ko ng apartment, ang lakas ng ulan, tapos ayun, ang lakas ng hangin. Tapos unfortunately, yung payong ko nasira. Kaya kinailangan ko bumalik sa bahay para kunin yung bike ko. Nag-bike na lang ako papasok. So anyway guys, ayun, today may interesting topic ulit ako na gustong i-share sa inyo, no? Siguro masasabi ko na isa to sa mga important core knowledge about anxiety disorder. Kasi marami sa mga nakaka-experience ng anxiety, hindi nila nanonotice itong isa sa mga early signs, no? Ng anxiety disorder or kahit anxiety, normal anxiety, no? Meron kasing good anxiety, meron ring anxiety disorder, no? And sa atin, ang gusto natin mawala is yung anxiety disorder. Yung anxiety kasi normal yan, innate yan sa tao, kumbaga. Since birth, no, nade-develop yan over time, hanggang sa tumanda tayo, ayan, nakaka-experience tayo ng anxiety. Pero yung disorder, ayun yung pangit, no? Pag sinabing disorder, ito yung dahil sa anxiety disorder, ang daming mga symptoms na nararamdaman, hindi ka na nakakaligo, no? Nawawalan ka na ng gana kumain, no? Loss of appetite, nangangayayat ka na dahil doon. Tapos, hindi ka nakakalabas ng bahay, parang feeling mo, ang bigat ng pakiramdam mo pagpapasok ka sa trabaho. Ang daming mga pwedeng negative impact, no? Kapag meron tayong anxiety disorder. Well, ayun yung gusto natin maalis. Pero yung normal anxiety, hindi natin yan gusto mawala. Dahil kailangan talaga ng tao yan in order to survive, no? So ngayon, ang gusto kong ipaliwanag sa inyo ngayon is ito yung tinatawag nating rumination, no? Rumination means ito yung, let's say for example, recently, meron kang negative experience na encounter, no? Dahil dun sa negative experience na yun, paulit-ulit yan tumatakbo sa isip mo. Hanggang sa pinapalaki mo, pinapalala mo kung ano yung negatibong na-experience mo hanggang sa hindi ka na makatulog. Tuwing naiisip mo yun, iirita ka na, nawawalan ka na ng gana. Yan, ganun yung rumination, no? So, para mas maintindihan nyo, siguro may isi-share lang rin ako sa inyo. Personal experience sa follower natin, no? Na-share niya rin sa akin. And sa aking kaibigan, no? Dati kasi, bago pumunta dito sa Japan, nag-study ako ng Japanese language sa Laguna. Tapos, meron akong isang friend doon na meron siyang mixed mental disorder, no? Anxiety disorder and depression. So anyway, ganito. Parang after ng examination ata namin, syempre yan, nakapasa, ganyan. May mga exam kasi, pag Japanese language eh. So parang nagkaroon sila ng drinking session with my classmate doon sa room niya. Tapos siya, tutulog siya. Nagpahinga na siya kasi parang wala rin siya sa mood mag-inom. At tama, hindi pala siya nag-inom nun. Yung isang ka-roommate niya lang yung nag-inom kasama yung ibang friends. Ngayon, hindi siya makatulog, hindi siya mapakali kasi feeling niya, siya yung topic na pinag-uusapan ng mga classmate namin. So, siya, nag-iisip siya ng negatibo, kung ano yung negatibong iniisip niya. Hanggang sa ang ginawa niya, bumangon siya, pumasok siya sa CR, dinabog niya ata yung pintuan. No? So, nagulat yung mga bisita doon sa kwarto niya. So ngayon, kinabukasan, inapproach siya nung isa doon sa mga classmate namin. Sabi sa kanyang ganun, okay ka lang ba? Kasi parang kagabi, naingayan ka ba sa amin? Sabi ganun. Siguro naingayan ka, pasensya ka na. Kasi syempre, medyo nag-inom rin kami. Tapos dumating yung isa, nag-sorry rin daw, ganyan. Hindi, wala yan, ganyan. So, naging okay na. So, siya ngayon, nag-guilty siya sa sarili niya na ganyan. Kasi feeling niya nga ganun, pinag-uusapan siya, ayaw sa kanya nung iba. Para ang dami na agad pumasok sa isip niya. So, sana mag-gets nyo kung paano nagmamanifest yun, no? Yung rumination, no? Minsan, ito yung tinatawag nating tamang akala, no? Na madalas, hindi naman talaga totoo. And tayo lang yung naaapektuhan.
doon sa ginagawa nating way, kung paano natin i-interpret, kung paano tayo mag-isip doon sa nangyari, no? So, sana na-gets nyo yun. So, anong nangyari, doon sa mga nasungitan niya, wala, edi okay pa rin sila, masaya, ganto ganyan. Pero sa kanya, sa sarili niya, deep inside, medyo nasaktan siya. Kumbaga, nag-isip siya ng negatibo, na wala naman dapat talagang ipag-alala, no? O kayang isipin na negatibo doon sa nangyari. Ang gusto kong ipunto dito sa story natin for today, minsan kailangan natin i-verify kung ano ba yung naiisip natin, no? Kailangan humanap tayo ng concrete proof or mag-base tayo sa facts kung totoo ba or dapat bang paniwalaan yung pumasok sa isip natin. Isa pang example, ako, although hindi naman ako nag-ruminate, pero ano lang, isishare ko lang sa inyo, no? Kasi na-overcome ko na to, eh. Alam ko na kung paano siya i-handle, eh. Nung bago ako dito sa Japan, so, syempre, pag first time mo magtrabaho sa facility, no? Sa facility na pinag-workan ko, syempre, merong language barrier, no? Kasi hindi naman kami, kasi fluent ng Japanese kung paano magsalita, no? Ngayon ganito, nagsashadow ako dun sa senpai kasi yung tawag, eh. Parang ahead sa'yo, no? Yung senpai ko, tinuturuan ako, for 1 month, nagshadow ako sa kanya. So, sa Japan kasi, yung mga elderly people, pinapayagan sila ng government na makapagtrabaho pa rin kahit may edad na sila. Okay? So, yung mga elderly people, meron kaming mga workmate na 75 years old na, no? Ang pinakamatanda ata, 78, nagtatrabaho pa, yes. Pero hindi sila regular employee, no? Nagwo-work sila sa facility namin as a part-time job. Okay? So, 5 hours a day lang yung pasok nila. To make the story short, ganito. Meron akong katrabaho na matanda na, ano na siya, 76 years old data. Ngayon, ganito. Nung bago ko, syempre, hindi ko pa kilala, no? Yung mga workmate namin, ganito, ganyan. Yung katrabaho ko na yun, yung part-time na matanda, 76 year old na. Ano? Parang, nagtanong ako sa kanya kasi may hindi ako naintindihan dun sa work. So, kailangan ko i-verify para maayos. Magawa ko yung trabaho ng maayos. Yung pagtanong ko sa kanya, in a good way, nagulat ako kasi sumisigaw siya, nagsasalita siya. Pinapaliwanag niya sa akin, sumisigaw siya, ang taas ng boses niya. Ganto ganyan, ganto ganyan. Ah, ganun ba? Okay, sige, thank you po. Ganto ganyan. So, ginawa ko yung trabaho ko. Ngayon, sabi ko sa isip ko, ba't ang lakas ng boses niya? Galit siguro sa akin to, no? Ba't ganun? Siguro hindi niya gusto yung, may nasabi ba akong hindi maganda? Nagets nyo? Kasi, nasigaw niya ako, yung taas ng boses niya. Sabi ko, ano kaya yun? Mali ba yung sinabi ko? Sabi ko, pero tama naman eh. Nag-iisip ako, ganyan. Hindi, okay naman yung sinabi ko. Wala naman yung sinabing hindi maganda. Ganyan sabi ko sa sarili ko. Ngayon, the other day, kinausap niya naman ako. Siya naman yung nagan sa akin. Parang naisuyo. Ngayon, pasigaw ulit. No? Nung nag-ano ulit siya, kinausap niya ako, mataas yung boses niya. So, nagulat ako. Sabi ko lang, gulit ba ito? Ganyan yung reaction ko. So, anyway, ginawa ko pa rin kung ano, yung pinakisuyo niya. Sabi ko, parang lalong tumaas yung iniisip ko na, siguro sa akin to, no? Sumisigaw siya. Nasa susunod na araw, napansin ko na, kinausap niya yung isang Filipino workmate namin. Mataas rin yung boses niya. No? So, curious na ako, galit pa ito sa mga Pinoy, ganyan. Natatawa ako, naaalala ko, sorry, na-share ko lang sa inyo. So ngayon, hindi ko na pinalampas. Tinanong ko na sa senpai ko. Sabi ko, galit ba yan? Madalas ba siyang galit? Ganto, ganyan. Sabi niya, hindi. Hindi yan galit. Ano, ganto. Tapos tinawag niya ako, pumunta kami sa medyo malayo. Sabi niya, pasensya ka na. Kasi mahina kasi yung pandinig niya. Yun yung reason. Kaya pala ang taas ng boses niya. So ngayon, napansin ko, oo nga, no? Mga susunod na araw, nagsusuot na siya ng hearing aid para magkaintindihan. Sabi ko, wala, oo nga, pasensya na. Nag-isip ako ng hindi maganda. Pero, yung totoo pala, ganun pala, no? So, natatawa naman ako kasi, alam mo, sobrang bait noon. Hindi ko napapangalanan, pero, obachang tao niya sa kanya. Sobrang bait niya, no? So, ngayon, pag nag-uusap kami, nagtatawanan nga kami. Pero alam mo yun, yung parang pag nag-uusap kami, malakas yung boses niya, no? Mataas yung boses niya. Pero naangiti siya, tapos naipagkwentuhan siya sa akin ng maayos. So ako natatawa ako kasi, iba yung tono. Hindi, kasi sa atin sa mga Filipino, di ba? Pag mataas boses, feeling natin galit. So siya, nakatawa siya, pero
mataas yung boses niya. So natatawa ako. Ngayon, everyday, pag nag-uusap kami, nasanay na ako ng ganun, no? Well, ganun yung rumination. Sana na-gets niyo yung point ko, no? Na minsan, kailangan rin natin i-verify kung ano ba yung pumasok sa isip natin. Kung tama ba o mali. Kung dapat ba nating paniwalaan yung negatibo agad na naisip natin, no? Kailangan mag-research rin tayo, no? Kailangan alamin natin yung facts. Okay? Kasi, oh, sige, ganito. Halimbawa, hindi ko tinanong yung tawag dito, yung senpai ko about dun sa situation na nangyari. Well, siguro ini-expect ko, galit siya sa akin, no? Hanggang ngayon, siguro ganun iniisip ko. Hindi ko siya kinakausap kasi feeling ko, parang ang hirap niya i-approach kasi every time may tatanungin ako, mataas boses niya. So ako yung naapektuhan, although normal lang pala sa kanya yan, pero naapektuhan ako ng ganun. Okay? Nag-guess niyo yung rumination, no? Isa yan sa mga early signs ng anxiety. Hindi natin yan napapansin, pero sa mga taong may anxiety disorder, ganun sila mag-isip. Okay? So, kailangan lagi tayong magbe-base sa facts. Kailangan may scientific explanation kung ano yung mga nararamdaman natin bago tayo mag-conclude, no? Bago natin i-interpret kung ano pa talaga yung mga na-experience natin, no? Rumination, ayun yung past negative experience natin na paulit-ulit nating naiisip, no? Ang rumination, may positive side dyan. May negative side dyan. Okay? Rumination, pwede ka mag-ruminate ng ano, ng maganda. Okay, sige, ganito. Ako, let's say for example, sa Japan, magwi-winter na. Dahil magwi-winter na, uulan ng snow. So, ang mga Filipino, unusual yung snow dahil hindi nag-i-snow sa Pinas. So, kami, tuwing mag-i-snow, natutuwa kami. Ang saya kasi mag-i-snow na. No? So, parang pag naisip na, wala, kailan kaya tutuloy-tuloy na yung buhos ng snow? Kasi gusto namin makita na nag-i-snow talaga, no? Ngayon, parang positive side siya sa akin, no? Na tuwing nag-i-snow, sumasaya ako. Kasi unusual, hindi nag-i-snow sa Pinas. Pero sa mga Japanese, pag tinatanong namin sila, gusto niyo ba yung winter, no? Ang ganda ng snow, no? Ganito, ganyan. Naku, ayaw namin. Lalo na yung mga matatanda. Ayaw nila ng snow kasi maninipis na yung balat niya, ni. Naadikit na sa buto yan, ni. So, onting snow, onting lamig, kahit nga hindi snow, kahit ulan lang, talagang naapektuhan sila, nagchichill sila. So, ayaw nila ng snow, no? So, minsan, naiisip nila, mag-i-snow na, mag-winter na. Minsan, hindi sila mapakali. Ayaw nila na nag-i-snow, no? Pero sa amin, gusto namin. Ewan ko lang kapag tumagal na, kung gusto pa rin namin. Yan, ganun yung rumination, guys, no? Isa yun sa manifestation ng anxiety disorder na kailangan nating manotice at at maisaayos, okay? Yung mga thinking pattern natin na ganun, negatibo, halimbawa ganito, negatibo, pumasok sa isip mo, hindi dapat negatibo na yung reaction mo. Hindi dapat negatibo na yung iniisip mo dahil sa situation na yun. Kailangan pa rin ng verification, no? Kailangan pa rin ng proof, kailangan pa rin patunayan natin na ganun talaga. Okay? Ano pa ba? May isa pa akong explain. Oh, ito pa isa. Magandang example na rin to. Yung isang, hindi ko na babanggitin, no? Yung isang Filipino na kasama ko, no? Ngayon, ano, tawag dito? Sa trabaho kasi, bago kami pumasok, no? Pagpasok namin sa facility, merong locker room. Doon nakalagay yung mga damit namin, yung mga shoes namin pang work. Ganyan. So, bago kami pumasok, kailangan namin magbihis bago pumunta doon sa mga unit, sa kanya-kanya namin unit. Ngayon, ganito. Siya, pagpasok niya, may bigla daw. Pagpasok niya sa locker para magbihis dahil uuwi na, pumasok yung isang Japanese na taga-ibang unit. Matanda rin siya. Ano rin siya? Part-time rin siya na elderly people na rin, no? Part-time rin siya. Pero lalaki naman. Eh, pagpasok ng lalaki, ano? Inispre, nung nakita niya yung, ano, yung friend ko na Japanese, na Filipino, nag-spray siya sa, ano, sa room. Nag-spray siya ng alcohol. Nag-spray siya sa doorknob. Nag-spray siya sa kung saan-saan. Sa kamay niya, ganyan. Nag-BS, umalis. So sabi nung isa, sabi niya, "La, ba't nag-spray ito ng alcohol? Parang, ano ba yun? Parang ano ba? Infectious ba kami? Infectious ba ako? Ganito, ganyan. Pwede ba ako makahawa ng sakit sa kanya? Ganyan." O parang nag-isip agad siya na parang, ng negatibo, no? Na parang ang ending, parang, ang tawag dito? Parang feeling niya,
discrimination para sa kanya yung nangyari. Kasi nga ganun, no? Ganun nangyari. Ngayon, hanggang sa susunod na araw, naulit rin. So tumatak sa isip niya na ganun, wala ko nga, no? Dinidiscriminate ako nito, ganyan. No? Naisip niyo, kumbaga, dahil lang dun sa situation na yun, ganun yung naisip niya. Ganun na yung pumasok, tumanim sa isip niya. Hanggang sa, hindi na niya ginigrit, hindi na niya pinapansin, inayaan niya na lang. So, walang ginagawang masama yung matanda, pero siya, ganun yung naging reaction niya. Okay? So ako, pagpasok ko, nakasabay ko rin yung matandang yun. Ganun talaga siya. Okay? Hanggang sa isang beses, papasok ako ng work, may isang Japanese person na pumasok sa locker. Tapos siya, nakita ko yung matanda. Yun nga, yung matanda. Nag-spray ulit siya sa doorknob bago pumasok. Tapos pagpasok ko, sumunod na ako. So tatlo kami nasa loob, nag-spray talaga siya. Kumbaga, talagang behavior niya lang rin yun. Ngayon, ako hindi agad daw nag-isip ng negatibo. Kasi unang-una, pwede kasing may reason. That time kasi, ano, nagkaroon kasi ng coronavirus outbreak doon sa facilities ko, no? So sabi ko, expect sa sarili ko, kailangan mag-ingat nito. Lalo na matanda siya, no? Uuwi siya, dapat safe yung family niya. Kaya kaya may awareness siya na mag-ingat siya sa sarili niya. Kasi kapag na-infect siya, may infect yung family niya. Ganun ko siya i-interpret. Well, bakit? Kasi nga meron yung coronavirus outbreak, no? Ngayon, ito pa isa. Edi, nag-usap kami nung Pinoy. Sabi ko, ganun, baka naman kasi ganyan. Ang coronavirus, diba? Nag-iingat, no? Tsaka, syempre, matanda na, pagnawa, yun, no? So, yung isa naman, may realization, oo nga, tama naman. Pero kasi, ba't palagi-lagi niya ginagawa? Hanggang sa natigil na yung usap niya namin. Ngayon, isang beses, pagpasok niya, nabasa niya yung sa may pintuan doon sa locker room. Ayun pala, may instruction pala talaga. Na bago ka pumasok, kailangan mo mag-spray. Sa doorknob, kailangan mo mag-spray. And doon mismo sa loob ng locker, meron rin talagang ano, tawag dito, may pang-spray ng alcohol. No? Kahit wala pang coronavirus outbreak noon. Way back kasi nung kasagsagan nung virus outbreak talaga, 2020 hanggang 2023, ganyan, 2022, nag-iwan na sila ng alcohol doon. Ngayon kasi ako hindi ko rin napansin na meron palang sulat na ganun. So ngayon siya, in-approach niya ako. Sabi niya, bro, ano pala? Tawag dito. Ano pala? Tawag doon. Meron palang pang-spray doon talaga na, tawag dito, meron palang nakasulat doon na ganun pala dapat yung gagawin. No? Nag-isip ako ng hindi maganda doon sa ano, pero ganun pala talaga dapat yung gawin. Okay? So, nag-gets nyo kung paano mag-manifest yung rumination sa isang tao, no? Ganun siya mag-manifest, no? Hindi natin namamalayan, pero kapag binidil mo, nag-isip ka kagad ng negatibo, dahil dun sa experience mo na yun, well, magkakaroon ka ng anxiety. And sa mga taong may anxiety disorder, minsan lumalala yun. Dinidibdib nila yan. Hanggang sa mabuo, hanggang sa talagang totally, ayaw na nila, okay? Pwede yung mangyari kahit kanino, no? Although, natural naman talaga siya, no? Pwedeng normal anxiety rin yan. Pero kapag kasi binigdil mo yun, pinalaki mo yung mga negatibong iniisip mo na ganun. Well, kikim-kimin mo yun hanggang sa pwedeng maging, ma-develop siya into anxiety disorder. So, ayun yung importance, no? Na meron tayong idea about rumination, no? Isa kasi talaga yun sa mga signs ng anxiety disorder na maaaring nagmamanifest na sa'yo yung anxiety, no? Na-anxious ka na nang hindi mo namamalayan. So, yun lang muna yung videos natin for today kasi medyo mahaba na rin yung nagawa kong video, no? So, yun. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel, no? Please don't forget to subscribe, like, and comment down below and click the notification bell para parati kayong updated sa aking latest upload. Maraming salamat po. Paalam!